Buenos dias! Panigurado marami po sa inyo ang hindi pa nakakaalam kung saan ang Zamboanga City at ano ang makikita rito. Kaya kasama ko po ngayon si Senyor Nelson Antatico, a licensed real estate broker and CEO of NMA Real Estate Services. Hello, sir! Buenos dias to all the people who is watching now. Senyor Nelson, I'm sure our viewers are curious about Zamboanga City. Kaya para po sa inyo, kapag titira dito sa Zamboanga City, ano ang pinakamagandang aspeto sa pagtira po dito? Ang kagandahan sa Zamboanga, if you will stay here, ang makikita natin yung tao. Yung we are friendly people here sa Zamboanga. Unlike nakikita siguro ng matao naririnig nila na medyo magulo tayo, pero we are not. We are not only friendly, but we are hospitable because of our Malay and Chinese, Spanish culture. And of course, ang life dito sa Zamboanga is very simple. You can eat all the fresh seafoods here in our city. So, hindi ka mamahirapan. Mura lang din. Hindi gaya sa ibang places na masasabi natin na talagang you have to have money to eat. Pag may mga bakanteng araw ka po, saan ka po pumupunta dito sa Zamboanga? Sinabi mo bakante, sana marami akong bakanteng araw, no? Opo, sa, gaya pero sa atin kasi mga brokers, di ba? Usually, walang oras, walang araw, walang segundo, walang minuto yan. But if meron man, usually, of course, we have Port Pilar. Feast natin is October 12, that's in honor of our patron saint, Nuestra Señora del Pilar. And then, of course, from there, mayroon tayong mga beautiful places, yung Paseo del Mar, pero pwede tayo pumunta ng Paso Naga, that's the cultural heritage natin, yung treehouse. Saka marami pang mga places na mapupuntahan. Kung gusto mo naman makita yung the whole city ng Zamboanga sa gabi, pupunta tayo ng Grassland. Meron sila restaurant doon na mabubview mo the whole city from sa taas, no? Yun ang kagandahan doon. Actually, gaya sabi ko, nung sinasabi mo nga, tinatanong mo, saan ba ako pumupunta? Eh, hanggang Linggo, trabaho pa rin tayo. On call tayo. Talo pa nga yung doktor, eh. Dapat pala hindi dapat gano'n. Walang bacon, so, di ba? Pero at least alam mo yun na super sipag ni Sir Nelson. Talaga, pag sabi nga nila, once nagustuhan mo yung profession mo, hindi ba? Walang oras, walang segundo yan eh. Pero sa atin kasi, as a broker, yung gusto ko yung commitment natin sa tao, yung passion natin, hindi ba? Yung makita lang natin na makabenta tayo, tapos makita natin yung kliyente natin magkaroon na ng bahay, di ba? Nakabili ng lupa, masaya sila, nagsasabi sa nila, salamat sir, salamat. Di ba? Mas kwan na yun sa plan natin. So, short lang, pero marami nang sinabi. Ibig sabihin, okay, marami palang bakante. Hindi ba? And then, sir, paano po yung mga gustong pumunta dito, gustong tumira sa Zamboanga City? Kasi baka nagandahan sila sa Zamboanga City. O yung gustong umuwi dito sa Zamboanga City, anong areas dito sa Zamboanga ang marirecommend nyo po para sa kanila na tirhan? Kasi sa ngayon, alam naman natin na the city is full of people na. Marami nang nagpupunta dito, nagmamigrate. Yung tanong mo, marami na rin nagtatanong sa akin, sir, saan ba ang magandang mag-invest ng para sa family namin? Gusto ko magkaroon ng lupa, ng house and lot, and then later on build a house or ano. So usually ang sinasabi ko, okay, I will recommend you to tatlong lugar. Yung isa is yung Villa San Ignacio natin sa may Tumaga Lunzuran, which is just beside Ateneo de Zamboanga Tumaga campus. So bakit doon? Kasi it's the first ever exclusive subdivision developed by Filinvest Land Inc. Makikita mo yung ang dami ng mga bahay doon, magaganda na rin. At saka one way or another, we will feel safe kasi may mga guards, yung may amenities na rin doon, hindi na tayo lalabas, di ba? So another location naman is near our future airport, Futura Homes naman siya. Doon naman, hindi gaanong pareho sa Villa San Ignacio na medyo kamahalan, dito mas maganda. Pang start-up family talaga siya. Ganun pa rin, may amenities siya, mayroon siya mga kompleto sa amenities, guard and security and everything na. Fully fenced pa rin siya. And of course, the third one, if medyo may budget naman tayo, medyo maganda, gusto natin malapit sa city, andito ngayon yung first ever condominium ni Filinvest, ang Futura Binta. Depende yan sa gusto natin. We want to stay near, then you buy Futura Binta. And then, kung gusto ko lang ng house and lot, pwede tayo sa Futura Homes. Pag gusto nila malapit sa school, di,
may putor, Bida San Ignacio naman tayo. Yun ang mga tatlong lugar na pwede ko i-recommend. Hindi naman sinasabi natin na hindi na yung mga ibang places dito na hindi. Depende kasi sa kwan ng tao, di ba? But yung tinanong mo, so I can recommend those three places. Okay? Yan. So alam nyo na, kapag titira kayo dito sa Zamboanga, alam nyo na kung saan kayo maghahanap ng properties o saan areas. At syempre, alam nyo na kung sino yung lalapitan nyo. Tayo lang, ha? And, sir, ano po yung average selling price ng mga properties po dito sa Zamboanga? Para alright, alam nung mga tao at mapag-budgetan nila. Yung pag sinasabi nating average na pwede bilhin, meron tayo mga 2 million, you can as high as 6 million, depende yon, no? Sa, syempre, if you want to start a family and own a home, then that's around 2.2 million, 1.2.6 million, depende na yon. But you have 2 million, you can already own a house and lot na siya. Okay. Pero kung talagang gusto nyo, punta lang kayo sa NMA. Kaya namin yan. Yes. So, sabihan nyo lang daw sila kung anong budget nyo. At hahanapan kayo kung anong pinaka-fit sa budget nyo. Opo. And last question, sir. Ano po yung mga exciting future developments dito sa Zamboanga City? Kasi alam naman natin, booming ngayon ang Zamboanga City. Yes. Ngayon nga, we have a very young mayor. First of all, ang kwan ng development ng city ngayon, especially yung within na andito na. Yung big players na developers ngayon are really looking for place dito na lupa para makabuild sila. Andyan na yung, of course, na number one nakuha natin yung airport natin. Magta-transfer na yan sa isang malaking area sa Mercedes area. We are looking at that. Kasi yung maliit ngayon eh. So pupunta tayo sa malaki. Now, another is the malls. May mga nakahilera ng mga malls dyan. On top of that, may mga supermarkets na from Manila na rin. So, marami. Talagang pag andito kayo sa Zamboanga, you can feel as if it's a laid-back city pero very progressive. Unlike before, sinasabi natin, ang Zamboanga, ang gulo-gulo-gulo-gulo-gulo lang. So, but now, it's a different Zamboanga City na. Kaya nga sabi natin, Ciudad de Colores na muna kami ngayon. From the Asia's Latin City. Okay? Thank you so much for your time, sir. Thank you very much, Mian. No, it's very nice to see you here and we are very pleased to welcome you to our city again if you want to come back. Zamboanga Real Estate will continue to flourish. At para sa inyo na nangangailangan ng property dito sa Zamboanga, gaya ng nabanggit namin kanina ni Senyor Nelson, nire-recommend po namin na pumunta kayo rito sa NMA Real Estate Service. At syempre, kung wala kayo sa Philippines, nasa ibang bansa kayo, pwede nyo silang i-contact via email. Just to briefly share with you, NMA Real Estate Service is recognized as a top realty by Filinvest. But not only that, they are also a one-stop shop real estate firm here in Zamboanga City. And to tell us more about NMA Real Estate Service, we have here their marketing head, Señorita Carly Alfonso. When was NMA Real Estate Service established? NMA was established in 2011 po. After Sir Nelson passed the very first real estate broker licensure exam. Then, nung nag-start po ba itong NMA Real Estate Service, one-stop shop po ba agad siya? So, no po. Bale, NMA started as a core broker of Filinvest dito sa Zamboanga City. Filinvest kasi is the very first national developer here, and then Sir Nelson is one of the in-house manager. So, bale dun po nag-start ang NMA. And then, after that, Sir Nelson ventured into design and build or house construction. And then, mostly po ang kinikater namin is residential dwellings. In fact, the very first project na meron si Sir Nelson is sa loob po ng Villa San Ignacio, the very first project ni Filinvest dito sa Zamboanga City. And then after that, other services came about like documentation and registration of titles, nag-a-assist din po kami ng ganyan. Housing loan assistance, nag-a-assist din kami. Appraisal services, real estate consultancy, as well as project selling. Who are your team members? Here is our team members here in NMA Real Estate Services. So we will start with Mr. Janel Kid Cagabhion. Hello, he is, buenos dias. He is our Realty Trade Marketing Manager. He is in charge in the recruitment of our salesperson. And then next is Ms. Bianca Knuttel. Hello.
She is our branch operations manager. She's mostly in charge of our after sales. Save the best for last. Miss Marilou Mabanal, our organization development manager. She's in charge with our accounts. Hi, Buenos Dias. Welcome to Zamboanga. So our office is located at Nunez Street, just at the back of the Ateneo College main campus. So, pasok tayo. So this is our reception area and it's actually conceptualized as a co-working space. Kaya kung makikita nyo, the table is here and as well our food and coffee. Our salesperson or our sales force, whenever they come in, they can bring in their clients and offer them food. Next is our pantry. We have our pantry here. Most of our food are stored here. And then we also take our breaks here. And then next is our working area. So most of the magic happens here. And then, this is the office of Sir Nelson Antatico, our real estate broker. What can our viewers expect from the service that they will get here at NMA Real Estate Service? Our mission here in the firm is to really give reliable and excellent services by our team and as well as through our affiliated professionals. They have relevant experiences and very highly distinctive with their fields of expertise. And then we also make sure that all of our salespersons are registered under PRC and DHSUD to cater our clients. And with NMA Real Estate Service, you can be assured that they are a legal real estate brokerage firm. They can give you real estate services to the best of their abilities. And of course, sila yung isa sa mga mapagkakatiwalaan nyo dito sa Zamboanga City. For those of you who are looking for a Zamboanga-based real estate brokerage firm or a Zamboanga-based real estate broker, don't forget, contact NMA Real Estate Service. PS lang guys, hindi ako bayad dito, hindi ako sponsored. I'm just helping out fellow real estate brokers kasi alam nyo naman tayo, ang advocacy natin dito sa channel na to ay gusto ko kayo mismo ng mga viewers, subscribers ko, you only transact with legal real estate service practitioners for your protection. I would put their contact details where you can contact them sa description nitong YouTube. Don't hesitate to contact them kasi friendly itong mga team members dito sa NMA Real Estate Services. And if you like this video, please don't forget to like this video. And of course, if you still haven't subscribed yet, consider subscribing to this YouTube channel. I'm Mean Clemente, a licensed real estate broker, and thank you for watching Own Property PH. Adios!